Guys, ano ginagawa nyo para mawala ang mga daga sa loob ng inyong bahay? Nakakairita sila, di ba? Makikita mo na lang, ginat-ngat na nila yung mga food mo sa pantry o binutas-butas nila. Right, so guys, tayo ay magtatrap ng yung maliliit na daga kasi marami kaming dumitaw ng maliliit na daga sa aming kitchen at ito ang aking gagamitin. So, yun na nga, itong glue board na to, bali apat na ganito, kinat ko siya into two, tapos lalagyan natin siya ng yung konting-konting kanin dyan sa gitna, tapos lalagay natin sa silong-silong o sa mga side ng kitchen para matagpuan siya ng yan, mababait, minsan mababait ang tawag natin, para daw hindi nila ngat-ngatin yung mga damit-damit natin, pero yun nga, ginangat-ngat nila ha? Ginangat-ngat nila yung mga mga pagkain sa pantry pag hindi mo sila nakita. So far, pang-apat na to, may tatlo na akong nahuli. Pinapakita ko sa inyo para kung gusto nyong kung meron kayong mga daga sa bahay, pwede nyo din itong gamitin. Ayan siya guys. Glue board ang tawag niyan. So ngayon, lalagyan natin siya ng konting kanin. Ganyan siya guys. Kunti lang. Kung meron naman kayong leftover na isda, kahit maliit na isda lang, ilagay nyo sa gitna. Then, ilalagay ko siya dito sa silong ng aking oven. Sa silong ng aking lutuan. Kasi kung minsan, dyan sila nag-i-stay, nag-iikot-ikot habang gising pa kami. Kapag nakaapak yung daga dyan sa may board na yan, matatrap siya dahil hindi na siya makakaalis. Okay, so ayan na siya. After an hour, malamang mabilis lang siya, hindi ko nga lang siya na-check agad. Pero nung pinapasok ko nga yung asong maliit, parang chine-check niya, tinignan niya. Kaya sabi ko, alayan, may nahuli na naman akong isang mabait. So, ganyan lang siya kabilis. Bali, apat yung laman niyang isang box na yan. So, apat din ang iyong mahuhuli. Kuminsan, nagkakanda sabay-sabay sila sa isang box na yan. So, mabilis lang natin gawin guys. Kung gusto nyong itry nyo, mabibili yan sa mga groceries o supermarket para hindi na kayo pestihin o abalahin ng mga mababait na yan.